And good morning para sa ating ESP 9, edukasyon sa pagpakatao. Tayo ay mag-aaral tungkol sa Module 6, no, karapatan at tungkulin. So ano-ano ang ating mga karapatan bilang tao at mga tungkulin? Dahil sa bawat karapatan ay meron tayong tungkulin o responsibility. So una sa lahat, malaman dapat natin kung ano ba ang ating mga karapatang pantao. So rito nakalagay is, kailan masasabing ginagalang ang karapatan ng tao? Sa anong paraan ipinapakita ito? Ano ang kailangan upang matamasa ito ng may pananagutan? So, napag-aralan mo ito noong ikaw ay sa grade 7 pa lamang na may pantay na karapatan ang lahat ng tao. Natutuhan mo rin ito, ang mga batayan sa pagiging pantay niya sa kanyang kapwa ay ang taglay niyang dignidad. So, nag-uugat ang dignidad na ito sa kanyang kakayang mag-isip at makapili ng mabuti at maging bukod-tangi. Ano naman ang batayan sa pagiging pantay na karapatan ng lahat ng tao? Ano ba ang karapatan? So, ang karapatan bilang kapangyarihang moral. Ang karapatan ay kapangyarihan moral na gawain, hawakan, pakinabangan at angkinin ang mga bagay na kailangan ng tao sa kanyang estado sa buhay. Moral ito dahil hindi kayang maaring pwersahin ng tao ang kaniyang kapwa na ibigay sa kaniya ang sapilitan o pwersahan ang mga bagay na kailangan niya sa buhay. Kaakibat ng karapatan ng tao ang obligasyon ng kaniyang kapwa na igalang ito. Kapag nilabag ang karapatang ito, magkakaroon siya ng damdamin ng pagsisisi. So, yun. Bakit? O bilang kapangyarihang moral, ang karapatan ang pakikinabangan ng tao lamang dahil tao lamang ang makagawa ng moral na kilos. Dahil sa karapatang ito, may obligasyon ang tao na akuin at tuparin ang kanyang mga tungkulin. Nakabatay ang mga karapatan sa likas na batas moral na tinalakay natin sa unang module. Ito ang batayan ng karapatan na itinakda ng isang lipunan o pamahalaan. Ito ang batas na gawin sa lahat ng tao na igalang ang mga karapatan o igalang bawat karapatan ng tao. So, mga uri ng karapatan, kailangan ang mga karapatan na sa maayos na pagkipag-ugnayan sa kapwa. May anim na karapatang pantao, hindi maalis na o inalienable, no? Ayon kay Santo Tomas Aquino, Quito 1989, ang mga ito ay ang karapatang mabuhay, o yan, inalienable, no? So, hindi yun siya may alis o hindi yun siya makukuha sa atin. Ang karapatang mabuhay. Magkaroon ng mga ari-arian, mag-asawa, maging malaya, sumamba sa gusto nating simbahan o sumamba sa gusto nating Diyos at maghanap buhay. So 'yun ang mga inalienable, 'yung hindi na maalis sa atin. Una, ano ba ang karapatan sa buhay? Ito ang pinakamataas sa antas ng mga karapatan dahil kung wala ito, hindi mapakinabangan ng tao ang ibang karapatan. Dapat ito maibabaw sa ibang karapatan kung sakaling ito ay malagay sa panganib. Halimbawa, sa panahon ng tagutom, kalamidad o giyera, kailangan bigyan ng pagkain ng may-ari ng grocery o tindahan sa palengke ang taong nagugutom. Pinapakita dito na nalilimitahan na ang karapatan sa buhay na karapatan sa pribadong ari-arian. Kapag hindi na matugon sa pangailangan ito ang may-ari ng grocery o tindahan, magkakaroon siya ng higbigat ng konsensya. Halimbawa nito ang karapatan ng mga fetus na ipanganak. Pag sinabing fetus, yung mga baby sa loob ng tiyan ng loob ng matres ng ina. So may karapatan siyang isilang, kaya pinagbabawal ang sapilitang abortion o pagpapalaglag. Binibigyan din ito ni Pope John XXIII sa kanyang pahayag. Ang panawagan ng karamihan tungkol sa mga karapatang pantao tulad ng karapatan sa kalusugan, sa bahay, sa trabaho at sa pamilya, sa kultura ay labag sa katotohanan at isang panluloko lamang kung ang karapatan sa buhay ang pinakabatayan at pangunahing karapatan at kailangan para sa lahat ng iba pang karapatan personal ay hindi may pagtanggol ng may mataas na antas ng determinasyon. Pasim interes sa salitang Latin. Meaning, kung hindi mo matatamaas ang iba't ibang karapatan, kung sa tiyan ka pa lang o sa matres ka pa lang, pinatay ka na ng iyong ina. So talagang kailangan mong may karapatan ka talagang mabuhay. So malaking napaka mortal sin o malaking kasalanan ang i-abort
o ihulog, itapon, o ilaglag ang bata, ang baby, no? Number 2, karapatan sa pribadong ari-arian. Hindi maalis sa tao ang karapatang ito dahil kailangan niya ang mga ari-arian upang mabuhay ng maayos at makapagtrabaho ng produktibo at makibahagi sa lipunan. Sa kabilang dako, mayiging isang pang-aabuso ng karapatang ito kung inaapi o naagrabyado ang mga manggagawa sa sweldo o mga benepisyo. Halimbawa, kinakaltasan ng walang abiso. So, kailangan kung kaltasan man ang isang trabahante, dapat may abiso o may paalam ang kumpanya. So, saan ba, bakit siya binawasan o kinalatasan sa kanyang sweldo? So, number 3, karapatang magpakasal. So, may karapatan ka ang magpakasal. Hindi live-in, ha? So, karapatang magpakasal. May karapatan ang taong bumuo ng pamilya sa pamagitan ng kasal. Nagsimula ito noong panahon ng slavery na kailangan humingi ng ang slave ng pahintulot sa kanyang amo upang makapag-asawa. Mayroon mga pasubali sa karapatang ito. Halimbawa, kailangan ng kabataang nasa edad na 17 o pababa ang pahintulot ng magulang upang mapangalagaan siya ng kapahamakan. So, meaning kung underage, so dapat meron kang permission sa iyong parents o sa mga elders. Kasi ang dapat ikasal, 18 years old above, no? Yun ang may karapatang magpakasal pa. Ang 17 years old o minor de edad, 17 below, ay kailangan pa ng abiso o pahintulot sa mga magulang. So, pinag-iingat din sa pag-asawa ang may nakakahawang sakit o AIDS o may sakit sa isip, mga baliw, na bawal yun. Kahit taglay pa rin nila ang karapatang magpakasal. So, kailangan ipaalam na, yun siya ay buangit o may sakit sa isip, pag-iisip. So, kung papayag ang babae magpakasal kahit buangit yun, o di, nasa kanya na yun, di ba? So, number 4, karapatang pumunta sa ibang lugar o sabihin natin mag-travel. Kasama sa karapatang ito ang karapatang lumipat o tumira sa ibang lugar na may oportunidad tulad ng trabaho o komportabling buhay o ligtas sa anumang panganib, tulad ng paglikas sa mga taga-Syria o pangtakasan ang kamatayan o pananakot na sa kamay ng Islamic State. Naibigay din ang asylum ang ibang bansa sa mga taong pinaparusahan o binalanggo ng walang katarungan. So yung karapatang pumunta ka sa ibang lugar, lalo na yung mga sabihin natin mga refugees na sa ibang bansa. So, kupkupin natin sila kasi nga nanganganib ang buhay nila. So, i-welcome natin ang mga refugees. Number 5, karapatang sumamba o ipahayag ang pananampalataya. May karapatan ang bawat tao na piliin ang relihiyon na makatulong sa kanya upang mapaunlad ang kanyang pagkatao at pakipag-ugnayan sa Diyos at kapwa. Hindi maaring gawing obligasyon ang pagkaroon o paglipat sa isang particular na relihiyon upang matanggap ang sa trabaho o maging official ng pamahalaan. So, yun na nga ang iba, no? Sabihin nila, okay, magpa-ano ka sa akin, no? Kailangan madala ka sa aking relihiyon para mapasok ka sa trabaho. Hindi yan pwede ganyan, no? Sa pilitan, may mga kondisyon. Bawal yon. Number 6, karapatang magtrabaho o maghanap buhay. May obligasyon ang lipunan o pamahalaan na magbigay ng trabaho o disenteng hanap buhay sa mamamayan upang mapakinabangan nila ang karapatang mabuhay. May karapatang magtrabaho sa ibang bansa ang mamamayan kung walang oportunidad sa kanilang bansa na mapaunlad ang kanilang estado ng buhay batay sa kanilang pangailangan. So may karapatan tayong mag-OFW. Pero ngayon may pandemic man. So, dito muna tayo, pwede tayo mag-online class o online teacher, no? O online business. Kaya merong pandemic ngayon. Ilang karapatan pang individual ang kinikilala sa encyclical sa kapayapaan sa katotohanan o passim interes. Number 1 is karapatang mabuhay at kalayaan sa pagkakatawang panganib. So, yan may karapatan kang mabuhay talaga. Number 1 yan. Ng karapatan. Number 2, karapatan sa mabatayang pangailangan o pamagkaroon ng maayos na pamumuhay, kagaya ng pagkain, damit, tahanan, edukasyon, pagkagalingang pangkalusugan, tulong sa walang trabaho, at tulong sa pagtanda. Yung sinasabi nating may purpose, at meron din tayong mga senior citizen, mga binibigyan natin ng tulong. So, meron silang pension. 3, karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinion at impormasyon. So, yan sa social media. 4, karapatan sa malayang pagpili ng relihiyon at pagsunod sa konsensya. 5, karapatan sa pagpili ng propesyon. So, anong gusto mo na trabaho, may karapatan ka doon. Kung gusto mo mag-artista yon, karapatan mo yon. 6, karapatan na malayang paglipat sa ibang lugar upang manirahan o migrasyon. Migrasyon, no?
7. Karapatan sa aktibong pakikilahok sa mga pampublikong gawain o proyekto. Kung gusto mong makilahok sa pampublikong gawain na maghakot ng basura o may karapatan ka doon. Karapatan sa patas sa proteksyon ng batas laban sa paglabag sa mga karapatang tao. Yan. So, may karapatan ka sa patas na proteksyon. Kaya nga, mayroon tayong sa batas, kailangan mayroong warrant of arrest bago tayo ipriso, no? Bago tayo ibilanggo, kailangan may warrant of arrest. Kaya karapatan natin na dinggin tayo sa sa Supreme Court o sa batas. Ang mga karapatang kinikilala ng Santo Tomas de Aquino at ang passim interest ay masasalamin sa pandaigdigan sa pagbahayag ng karapatan ng tao, Universal Declaration of Human Rights. So sa buong mundo, meron tayong pare-parehong karapatan, yung sinasabi natin karapatang mabuhay. So pare-pareho 'yon sa buong mundo. Bawat tao ay may karapatang mabuhay, kahit ikaw ay negro, o anong kulay mo, may karapatang ka mabuhay. So dito sa module 5, no, yan ang sinasabi rito, ang karapatan talaga natin. Ibinabata ay makarapatan kinikilala ng pandaigdigang pagpapahayag ng dignidad ng tao patas at hindi maalis ang karapatan ng bawat kasapi ng sangkatauhan bilang pundasyon ng kalayaan, katarungan at kapayapaan sa buong mundo. Saan magsimula ang karapatang pantao? Narito ang sagot ni Eleanor Roosevelt, pinuno ng pangkat ng bumuo ng deklarasyon. So sa deklarasyon ni Eleanor Roosevelt, tao ay nagsimula sa mundo ng individual ng tao sa maliit pamayanan kung saan siya ay nakatira sa para lang pinapasukan niya factory, sakahan o opisina kung saan siya nagtatrabaho. Ito ang mga lugar kung saan dapat asahan ng bawat babae, lalaki o bata ang pantay na katarungan, oportunidad at dignidad kung nang walang diskriminasyon. Pag sinabing diskriminasyon, walang pag-uuri, no, walang maano ka man, pangit ka man, pangag ka man, o bungi, o ano pa man dyan, sungi, may karapatan kang magtrabaho, sabihin natin, no? Sa mga na blue-collar job, basta kaya mo lang magtrabaho. Kung white-collar job, talagang nangailangan na meron tayong mga pamatayan. So, yung mga may kapansanan, doon sila sa, yung pagtatrabahoan nila na for ano talaga, sa mga disabled, no? So, may lugar para sa kanila. Lahat ng tao ay may karapatan. Kung walang kabuluhan ang mga karapatang ito sa mga lugar na iyon, wala aring kahulugan ang mga ito sa anumang bahagi sa mundo. Kung walang nagkakaisang kilos ang mga mamayan upang itaguyod ang mga karapatang ito sa mga lugar na nabanggit, mahihirapan tayong matamasa ang kaunlaran sa buong mundo. So, mahihirapan talaga maging maunlad ang ating daigdig kung walang mga karapatang pantao. Tungkulin bilang obligasyon moral. Kung ang mga karapatan ay kapangyarihang moral, ano naman ang tungkulin? So, kung may karapatan ang bawat tao, meron din tayong tungkulin. Ito ang obligasyon moral ng tao na gawain o hindi gawain o iwasan ang isang gawain. Moral ang obligasyong ito dahil ito ay nakasalalay sa malayang kilos ng tao. Kaya, tulad ng karapatan, ang suhito ng tungkulin ay tao lamang. Tulad ng karapatan, batay rin sa likas ng batas moral ang mga tungkulin. So, ang subject dito ay ang tao. No? Karapatan nating mabuhay. So, meaning, tungkulin mong pangalagaan ang iyong buhay. Hindi nga, porke nabigo ka sa pag-ibig, magpakamatay ka. So, masama yon. Kasi nga, karapatang mabuhay eh. So, bawal na anuhin mo yung sarili mo, kunin mo ang buhay mo. Ang Diyos lang may karapatang kumuha ng ating buhay. Kahiram natin itong buhay natin sa Diyos. So kaya kailangan tuparin ang mga tungkulin dahil ito ay narapat na nakabuti. Kasama ito sa pagiging moral ng tao. Moral na gawain na pagtutupad ng tungkulin dahil ang moral ang siya nagpapanatili sa ating buhay pamayanan. According to Dr. Manuel D. noong 2013, sa makatwid, ang pagtalikod o hindi pagtupad sa mga tungkulin ay pagsalungat sa buhay pamayanan sa may malaking epekto sa sarili at sa maugnayan. Halimbawa, karapatan mong magsaya. So, awit ka ng awit. Tapos, maingay, no? Nag-videoke ka. Mula Lunes hanggang Biyernes, nag-iingay ka. So, hindi pwede kasi ngayon ay may pandemic ba, coronavirus. Bawal ang mag-iingay, bawal ang videoke. Nakasira ka ng konsentrasyon ng mga estudyante. So, pwede kang hulihin, no? Ng barangay tanod kasi ikaw ay inilabag mo ang batas.
no, ng pangkapayapaan, nag-iingay ka. And then, halimbawa, yung karapatan mo magsaya-saya rin, oh, naglalasing-lasing ka. So, nakasira ka rin ng, ano, no, at saka di ka pa naka-face mask, halimbawa. So, hindi ka sumunod sa mga health protocols. Yun ay mga pagbabawal sa ating batas. Kaya nga, bawat ano natin, no, karapatan natin maging masaya, pero may tungkulin tayo na limitahan natin ang ating mga sarili kung saan tayo lulugar. Karapatan natin magsaya, pero ilagay natin sa tamang panahon, tamang sitwasyon, na hindi tayo makapanira o makaano sa iba, makaistorbo, no? Hindi tayo makasira ng kalusugan ng iba. Kaya dapat sumunod tayo sa batas. So, ayun ang sinasabi natin, no, sa mga tungkulin bilang obligasyong moral. Binibigyan din ito ni Max Keller na kailangang hubugin ang sarili o sanayin, no, tungo sa pagpakatao upang matupad din ang ng pamayanan, pamahalaan o lipunang kinabibilangan niya ang tungkulin ng paglinang ng pagkatao. Ngunit mahirap isagawa ang paghubog na ito sa sarili kung hindi ginagawa ng mga institusyong panlipunan ang mga obligasyon nito sa tao na tinakda ng mga batas. Halimbawa, kailangan ang pakikipagtulungan sa pagitan ng parent, teachers, and community association at barangay upang maisagawa ang medical mission ng mga voluntaryong magulang. Tulad ng binanggit sa Module 2, kailangan ang pananagutan ng individual sa makasapi ng lipunan na maging mabuting kasapi sa magitan ng pakikilahok at pakikiisa sa mahalagang gawain. Kung hindi, hindi rin matutupad ng pamahalaan ang mga obligasyon nito sa mga mayan. So meaning, kailangan din natin makilahok sa mga proyekto ng ating barangay, syudad, ganyan, no, ng ating bansa. So ano-ano mga tungkulin? May kaakibat na tungkulin ang bawat karapatan. Narito ang anim na tungkulin na tutugon sa angkop na karapatan. Una, sa karapatan sa buhay, may tungkulin ang bawat tao sa pangalagaan ng kanyang kalusugan at ang kanyang sarili sa mga panganib ng katawan at kaluluwa. May tungkulin siyang paunlarin ang kanyang talento at kakayahan sa aspektong pangatawan, pangkaisipan, sa magitan ng pag-aalang mabuti at moral. Obligasyon ng bawat isa ang pagpagamot kung may sakit o pumunta sa ospital kung kailangan. Kailangang iwasan ang mga sport o mapanganib na maaaring humantong sa kamatayan tulad ng car racing, wrestling o boxing. Kaya nga kailangan ang sarili. So, number 2, sa karapatan sa pribadong ari-arian. May tungkulin ang tao na pangalagaan at palaguin ang anumang ari-arian niya at gamitin ito upang tulungan ang kapwa at paunlarin ang pamayanan. Isang halimbawa nito ang pagtulong sa mga nasalanta ng baha sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, damit o pera sa mga bagay na tunay nilang kailangan. So, may karapatan ka mag-ari-arian, pero mayroon ka rin karapatan o tungkulin na mag-share ng pagkain mo, lalo na sa mga nasalanta, sa bagyo o sa lindol o nasunugan. So mayroon din tayong tungkulin na tumulong, kasi marami ka naman dyan pagkain, di magbigay ka, masama yung matakaw, no, o dalo. So number 3, sa karapatang magpakasal, may kaakibat na tungkulin na suportahan ang pamilya at gabayan ang mga anak upang maging mabuting tao ang mga ito. Kasama rito ang pagiging mabuting halimbawa sa mga anak, pag-iwas iskandalo na magiging sanhi ng pagsira ng pangalan ng pamilya at pagsasabuhay ng mga bertod bilang isang pamilya. So yun, no, sa karapatang magpakasal. So kailangan talagang magpakasal para maging maganda ang pagsama, may blessing mula sa Diyos. And then, ginagarantihan ng pamahalaan at estado ang karapatang ito sa pamamagitan ng mga batas na nag-iingat sa karapatan ng asawang babae at mga anak sa abusadong asawang lalaki. Kaya nga mayroon tayong VAWC, Violence Against Women and Children's Right. Talagang bawal nasaktan ang kababaihan, kasi nga ang kababaihan is talagang may hinang klase, no? So kailangan talagang tulungan sila. Mahina ang katawan nila, yun ang ibig sabihin ko. So, 4, sa karapatang pumunta sa ibang lugar, may tungkulin at igalang ang pribadong boundary. Kaakibat ng karapatang ito ang tungkulin na kinilanin ang limitasyon ng sariling kalayaan at pribadong espasyo ng kapwa. Mahalaga ang paggalang nito kahit sa pagitan ng mag-asawa o magkaibigan. So halimbawa, sa karapatang pumunta sa ibang lugar, so tingnan natin ang mga boundaries. Kung halimbawa may nakalagay doon na bawal kang pumasok, no trespassing, huwag kang pumasok roon. So may mga boundaries tayo, no? May mga eksaktong lugar na dapat tayong puntahan, kung saan tayo dapat pumunta, no?
Pag sinabi doon na pribadong lugar, no trespassing, so huwag kang pumasok. Ganyan yan. Number 5, sa karapatang sumamba o ipahayag ang pananampalataya, may tungkulin na igalang ang relihiyon o paraan ng pagsamba ng iba. Kahit magkaiba ang mga relihiyon, may magkapareho rin ang mga ito. Ang pagsamba sa isang nilalang na higit makapangyarihan sa tao, kasama ang tungkulin ito, ang paggalang sa paraan ng pag-aalala sa mga patay at ninuno. So, meron tayong iba't ibang sistema sa pagsamba. So, igalang natin ang pananampalataya ng kapwa-tao. Number 6, sa karapatang magtrabaho o maghanap buhay, may tungkulin ang bawat isa na magpunyagi sa trabaho o hanap buhay at magpakita ng kahusayan sa anumang gawain. Mahalaga ang katapatan ng mga empleyado sa kanilang trabaho. Ibig sabihin, nakapokus sa gawa at hindi pinapalipas ang oras ng walang ginagawa. Kasama sa karapatang ito ang karapatang mag-alsa o strike. Kung may injustisya sa pagsusweldo at ang pagiging bukas ng mga empleyado sa dialogo ng kumpanya o arbitration. Halimbawa, yung trabaho ka ng trabaho, hindi ka naman sinswelduhan ng tama. So, pwede ka mag-strike, no? Yan, magreklamo. So, karapatan mo yon bilang isang trabahante. So, ang pagkikilala sa mga patas at hindi maalis sa karapatan ng bawat tao sa buong mundo, pinapakilos ng may kalayaan, katarungan, at kapayapaan ay nangailangan ng papatas na pagbibigay halaga sa karapatan at tungkulin upang makabuo ng at batayang moral kung saan lahat ng lalaki at babae ay mamumuhay ng mapayapa at makakamit ang kanilang kaganapan bilang tao. Ito ang dahilan kung bakit binuri ng United Nations ang pangkalahatang pagpapahayag ng mga tungkulin ng tao sa Universal Declaration of Human Responsibilities noong 1997. May 19 na articles ito. Narito ang unang apat na batayang prinsipyo ng sangkatauhan o Fundamental Principles for Humanity. Article 1. Ang bawat tao, anuman ang kasarian, lahi, estado sa lipunan, opinyon sa mga isyong politikal, wika, edad, nasyonalidad o reliyon ay may tungkulin na pakitunguhan ang lahat ng tao sa paraang makatao. Article 2. Walang tao ang dapat sumuporta sa anumang uri ng hindi makataong asal. Kaya ang lahat ng tao ay may tungkuling magsumikap o pangsumikap ang pangalagaan ang dignidad at tiwala sa sarili ng kapwa. Article 3. Walang tao, pangkat, organisasyon, bansa, army o pulisya ang dapat maibabaw sa mabuti at masama. At ay dapat sundin ang pamantayang moral. Bawat isa ay may tungkuling itaguyod ang mabuting at iwasan ang masama sa lahat ng bagay. Article 4. Lahat ang tao gamit ang kanilang mga isip at konsyensya ay dapat tanggapin ang kanilang tungkulin sa bawat isa sa mga pamilya at pamayanan, lahi, bayan at relihiyon nang may pagkakaisa. Huwag mong gawain sa iba ang anumang ayaw mong gawain rin sa iyo. Yun ang sinabi ni Confucius, isang Chinese philosopher. That is the golden rule. Kung kay Jesus Christ naman, gawain mo sa iba ang gusto mong gawain sa iyo. Positive ang dating na. Pero the same pa rin ang kanilang purpose. Na talagang huwag kang yung lalabag sa batas o huwag mong anuhin ang kapwa mo o siraan. Huwag mong saktan. Kaakibat sa karapatan ng isang tao ang obligasyon ng kanyang kapwa na igalang ito. At ang kanyang obligasyon na ito pa rin ang kanyang mga tungkulin. Mahalaga sa bawat isa lalo na sa yugtong ito ang iyong kabataan, ang pagkasaloob ng mensaheng ito. Matutugunan mo ito ang tawag sa pagbuo ng iyong pagkatao sa lipunan kung igagalang mo at ang ng kalipunan ang makarapatan ng iyong kapwa. At kung tutuparin mo ng mapanagutan ang iyong mga tungkulin, masalimuot man ang pagtutupad ng iba't ibang tungkulin sa bawat papel na ginagampanan mo, lalo na sa lipunan, mahalagang patuloy na tayahin ang sarili kung mapaunlad mo ang mga kaloob ng Diyos sa pamagitan ng pagtupad ng iyong tungkulin at paglilingkod sa lipunan. So, kailangan talaga na magkaroon tayo ng respeto, paggalang sa ating kapwa. So, kung walang pagmamahal, walang pagkakilala sa Diyos, so, walang respeto, walang paggalang na mangyayari. So, kailangan talaga natin na may pagkakilala tayo sa poong may kapal na lumalang sa atin para mangibabaw ang pagmamahal, paggalang at respeto sa ating kapwa. Para ang karapatang pantao ay mangibabaw rin. That is with love.
So, salamat sa pagkikinig at panonood sa aking vlog. Kung di pa nakapag-subscribe, i-click lang po ang subscribe sa baba. At once again, mga dear students ng junior high school, maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. God bless us all. Nag-aaral mabuti para sa magandang kinabukasan.